Welcome back sa Pangkabuhayan TV. Sa video na to, pag-uusapan natin ang tungkol po sa National ID. Isa din ba kayo sa mga matagal nang nag-aantay na dumating ang inyong National ID? Or isa din kayo sa mga mayroong ganito? Oo. Based kasi doon sa mga lumabas na advisory sa Philippine National Statistics na or PSA Philippine Identification System na pwede nating i-track ang ating national ID sa pamamagitan ng tracking website ni philpost.gov.ph. So for how many times na tinatrack ko yung aking national ID gamit ang aking TRN or transaction number, pero ang laging lumalabas po ay ganito, not found. Wala talagang found. So nag-apply po ako or kasama ng aking pamilya noong October 2021. So one year na po na nag-aantay kung kailan ba darating yung national ID. Although hindi naman ako masyadong excited, pero excited pa rin. Dahil marami din po akong proof of identification. Pero yung mga kasamahan ko sa pamilya, lalo na yung papa ko na senior citizen na. So bukod sa senior citizen ID niya, ay wala na siyang ibang hawak na proof of identity. So ang aming inaasahan ay yung national ID na maaari niya magamit kapag siya ay lumabas or may pupuntahan, bumibiyahe. And then of course, lalo na sa mga digital Philippines, digital world, kailangan din ng magkaroon ng mga e-wallet or mga bank account. So kailangan po ng mas magandang magandang proof of ID or proof of identity na maaaring maibigay ito sa national ID. Lalo na kung gustong magkaroon ng e-wallet, example, GCash, Binaya, or online banking. So, ang aming inaasahan to, lalo na sa papa ko, na siyempre, matagal na siya sa akin at gusto ng mga kapatid din namin na paminsan-minsan nagbibigay ng tulong or suporta. So mas maganda kasi pag sa kanya diretso yung funds. Kaso lang hindi po siya, although mayroon na po siyang GCash account, kaso hindi ma-verify gamit ang kanyang senior citizen ID. So ay inasahan namin ay yung national ID, pero mahigit isang taon na wala pa rin. Ang tanong, kailan kaya kami mag-aantay para dumating yon? At hindi lang ang papa ko, pati din yung mother-in-law ko, ganun din. Yung GCash din niya, hindi rin ma-verify dahil sa senior citizen ID niya. Ewan ko ba bakit hindi sinama sa option ni GCash. Shoutout naman kay GCash dyan eh. Baka pwede niyong isama yung national ID doon sa option para mag-verify. Mayroon namang sinasabi doon sa help center na help center ng app na pwede daw gamitin yung senior citizen ID. Pero ang haba ng proseso. Ako nga, naguguluhan din eh. Kaya hindi ko na lang tinuloy na i-verify siya gamit ang senior citizen ID. Ang inaantay ko na lang yung national ID. And then, mayroong national ID na ang hirap i-accept ni GCash. Oo, isa sa mga kasamahan ko dito, gamit niya ang kanyang national ID. Wala, nahihirapan ako at ilang beses ko rin inulit until siguro naka 20 times na ako saka pa nag-succeed. So, mahirap ang, siguro ang ano din, ang app ni GCash ang hindi pa updated tungkol doon sa mga features ng national ID. But, so far, malaki talaga ang tulong ng national ID para sa atin. Lalo na siguro pag yung SIM card law, kailangan i-register, dapat mayroon ding national ID na nakakonekta. Isa din po ako sa mga gumamit ng national ID nung nasa Saudi Arabia pa ako. Maganda ang national ID, tapos konektado yung SIM card mo. So hindi ka pwede makabili ng SIM card kung hindi mo ibigay yung national ID mo or ikama sa Saudi.
siguro kung ipapatupad yan dito sa Pilipinas, although sa umpisa siguro magulo. Marami ang hindi gusto, marami din ang gusto. Pero para sa amin na nakapunta na sa ibang bansa at gumamit na rin ng national ID ng bansa na napuntahan namin, wala pong problema. Maganda po yun. Mas madaling ma-trace. Tapos yung lahat ng mga transaction mo, lalo na sa finance mo, natatrack doon. Yung mga yung mga may plan, makikita na rin doon. Yung mga telco plan, makikita din doon. Anyway, so kailan ba talaga darating yung yung mga ID natin, yung national ID natin? Bakit wala pa hanggang ngayon? At ilang taon pa ang aantayin para dumating yun sa ating kamay? Actually, may binigay po na rason ang PSA or Philippine Identification System na may hawak ng ating national ID na mga rason kung bakit po naging delayed yung ating mga national ID. So ito po yung sinasabi. Posible na maantala o mahuli ang inyong mga national ID sa kasabay mong nag-register. Ito yung mga dahilan. So baka isa ka din sa mga nagtatanong, bakit mas nauna pa ako sa kaniyang nag-registered sa national ID? More than a month pa bago siya. Bakit yung sa kanya dumating na, ang sa akin hindi pa? Yun yung madalas na katanungan eh. Kahit kami, dahil may photocopying machine kami, so marami ang nagpapa-photocopy or nagpapa-xerox dito sa amin, at yung karamihan din po sa kanila mayroon ng hawak ng national ID. At tinatanong namin sila, ini-interview. Basta pag ang ipapa-xerox or ipapa-photocopy ay national ID, nagtatanong talaga kami, anong buwan ka nag-register sa national ID? So ganito, ganito, ganyan. Nauna pa kami sa iyo 2 months or 3 months. Bakit sa iyo nandiyan na, hawak mo na? Kami, matagal na namin hinahantay, wala pa rin. So ito yung mga tatlong dahilan na posibleng rason kung bakit wala pa yung mga national ID natin. Kasi ako din mismo, no, ang national ID ko wala din. Ito yung una. Sa proseso ng identity verification, natukoy na kailangan sumailalim sa manual verification o manual adjudication upang makasiguro na unique o walang kapariho ang iyong data sa PhilSys registry. So, yun yung number one reason. Kailangan or nakita nila doon sa iyong registration na kailangan i-manual verification or manual adjudication. Hindi ko alam ano yung manual adjudication. Para daw makasiguro na unique at walang kapariho ang iyong data sa kanila, sa PhilSys. Which is, tama naman din. Tama naman. Baka mayroon kang kapangalan, 'di ba, sa NBI, kapag nag-apply ka ng NBI, kapag mayroon kang kapareho ng pangalan or kapareho ng anong tawag dito, middle name, 'di ba, nahihit ka at mayroon pang ilang araw, 7 days or 15 days na aantayin for further verification. Baka kapangalan mo lang yung mayroong kaso sa NBI or ganun, 'di ba? So ganyan din po siguro. Hindi lang ako sure, pero maaring yun din. Halos kapareho lang din po sila ng batayan para po ma-insure na unique talaga at wala kang kapareho doon po sa iyong identity. So, pangalawang rason, ang iyong PEL card ay maaring hindi nakapasa sa quality check at kailangang i-print muli. Pwede. Kailangan din po kasing idaan sa quality check. Oo, yun yung mga quality control. Mayroon din silang quality control. Baka tabingi or baka may mali. Pero I think mayroon ding ibang lumusot na mali ang yung itsura nga, maling-mali. Yung iba,
ang ganda-ganda nung pagkakuha nila doon sa registration, pero ang resulta ang parang iwan. Tapos yung iba naman, sana i-consider din nila yon, pero kaso I think ang lahat na mga ahensya or ang mga lokal na nag-undergo ng registration ay hindi pare-pareho ang camera ata. Pansin ko lang. Hindi pareho ang camera. So, mostly, ang resulta hindi rin magkakapareho. Maaring yun ang dahilan. Maganda sana kung lahat from saan mang sulok ng Pilipinas na nag-undergo ng registration ay pare-pareho lahat ng system na ginamit. Kung hindi man pareho, dapat sana pareho. Pero sige, palagay na lang natin for consideration. Pero hindi ko alam, wala bang expiration? Pero kung sa renewal, ay yung sa ano kasi namin doon sa Saudi, yung ikama namin doon sa Saudi, mayroon kasi siyang expiration. So, pag nag-expire, i-re-renew mo. So, dapat ganun siguro. Para kung may mali, ay maikorek agad doon sa renewal. So, hindi din siguro mga maximum of 5 years. Maximum of 5 years for hindi nilang ma-renew. At kung ano yung mga mali doon, pwede na maikorek. Pero alam ko naman na nasa nasa vocabulary na yan ng PhilSys. Oo, siyempre, kasama na yan doon sa nila. Tinitingnan din nila na pwedeng gawin. So, hindi ko pa masyadong ma-picture out kung ano ang itsura ng national ID. Bukod lang doon sa nakita ko sa online. Pero yung sarili ko mismo ay wala pa po akong nakikita. Wala pa po pala akong ang hawak. Hindi ko pa nahawakan yung yung PhilSys ID ko. So, antayin na lang natin na dumating. Saan na ba ako? Nawala na ako. So, yun yung pangalawang rason. Dito tayo sa pangatlong rason. Ang iyong PIL ID ay naisama sa susunod na batch ng PIL ID na i-deliver ng post office. Pero kaso sa tracking pa lang, wala eh. Oo, wala pa rin sa tracking. So, ibig sabihin, itong number 3, wala pa. Hindi pa talaga malinaw. Oo. Sa susunod na batch, ang batch na tinutukoy dito kung kailan, baka next year pa, 2022, October 27 na ngayon, 2022, so baka October 27, 2023 na. So pero, well, antayin na lang siguro natin at bigyan natin ng chance dahil ang dami kasing backlog nila. So alam naman natin na ang government ay naghahanap talaga or ginawa na nila ang the best para po mas lalong mapadali yung papapalabas ng mga ID. At sa katunayan niyan ay mayroon pong electronic na temporary ID which is yung anak ko. Yung anak ko na siparit siya sa amin. I think after 1 month pa bago siya namin ni-register, pero verified na po yung account niya at binigyan na po siya ng temporary ID na nakalagay doon yung kompletong details niya. 9 years old pa siya. So, nasa amin na, hawak namin, nilaminate na namin. At yun nga. Maganda yung national ID. Kaso lang, ang problema natin ay hanggang kailan natin aantayin. So, kahit na sa electronic, yung temporary ID ay hindi pa rin verified yung account ko. So, hindi pwedeng maglabas ang aming nag-handle ng national ID registration dito sa aming bayan. Oo. Yung anak lang namin ang nabigyan niya. Na maganda, nagkataon lang nakakilala namin at suki namin dito sa shop yung isa sa mga humahawak doon sa registration ng aming bayan. So yun, pina-verify namin yung lahat ng account or lahat ng mga TRN namin or transaction number, at yung anak ko lang ang nakita doon, yung papa ko, yung kapatid ko, yung asawa ko,
Yung asawa ko pa din, yung asawa ko din pala ay lately na track din at okay na sa kanya. Balak pa naman sana niyang mag-renew ng kaniyang postal ID, pero hindi na raw niya gawin yon dahil mayroon naman siyang temporary national ID. Pero yung plastic, yung totoong national ID ay hindi pa rin namin alam kung kailan siya mapadala sa asawa ko. At ako, hindi pa rin malinaw din sa akin kung hanggang kailan ang aking pag-aantay. Anyway, marami naman akong proof of identity, hindi ko naman siya masyadong kailangan, pero at least ano pa rin, parang proud ka pa din na isa kang Pilipino dahil doon sa national ID mo. Anyway, kung kayo din po ay tulad ko na matagal na nag-aantay, sige, pagbigyan natin ng panahon. At alam ko this year, I think mas marami silang mapapalabas na national ID this year. And hopefully next year, I think second quarter of next year or third quarter, may nabasa po ako na yun po yung target ng PELCIS na mailabas na talaga ang halos lahat ng national ID na hanggang ngayon ay hindi pa nagawa or hindi pa napadala or anong rason. Basta yung tatlong reason na sinabi nila ay yun po yung binasa ko kanina. Maraming salamat po sa inyong lahat, at kung nagustuhan niyo po ang video na to, paki-like and share. And don't forget to subscribe Pangkabuhayan TV and paki-hit na lang din po ng aming notification bell. See you on our next video. Paalam!